Assalamualaikum, magandang araw po. Ito na po yung prutas na invented. Pinapahulaan ko po nung nakaraang video ko. So, try na po natin kainin. Sa itsura po parang talong. In fairness po yung talong. Itsura. So, we're ready to eat. Ang pangalan po pala nito is Melon Pepino. Nabili po namin siya sa Carrefour. Na-curious lang po kami. Kasi ang ganda na itsura niya. So, gusto po namin matikman ko ng lasa. Try na po natin. Pagalin natin yung sa gulit. Gusto yung lasa. So, hatiin. Hahatiin ko po siya. Yung isa po, ay, yan. 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 So, try natin. Hati ang sulit na. Ganyan po siya, oh. Para po siyang talong. Kung ano man pong lasa ay, good luck na lang po sa amin. So, huwag na lang po natin babalatan. So, try ko na po ha. Babalatan. Hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano ka babalatan. Actually, wala po siyang lasa. Masabaw po siya, guys. So, hindi po siya recommended na kainin na may balat. Kasi medyo matigas po siya. Ang balat niya. Majuicy po siya. Ayan. Para siya pong ano, melon na walang lasa. Due to our curiosity lang po. Try pa po natin. Yung walang ano, walang balat, mas masarap yung nabalatan natin. Ang ganda po ng balat niya. Parang ano po yung lasa niya. Hindi man siya lasang pipino. Parang may lasa lang po, pero more on lasa siyang melon. Hindi po siya masarap. Hindi po niya. Wala po siyang lasa. Parang yung pinakailalim po ng ano, na part ng melon. Yung part na puti na po, ganun po yung lasa niya. Masabaw-sabaw. Ayan. So guys, ayan na po siya. Ansay na po namin kainin. Ito po yung itsura niya sa loob. Ayan. Prutas na po siya, alam siya. Kaso, siguro, pagka bagong pitas po, matamis naman po siguro siya. Ayan, ang balat niya, ang ganda. Pero mas recommended po na kainin siya na walang balatan po natin kasi medyo matigas po yung skin niya. Charot. So yun guys, ito po ay Melon Pepino. So yun na po yung pangalan niya. Thank you po for watching. Like and subscribe my channel. Thank you and God bless.